masasabi mo ba na ano, na siguro hindi ko na kailangan tanungin to. Ito ba yung pinaka-favorite na team mo sa buong buhay mo? Yung rain or shine? Sa PBA, ah? Oo naman. Oo, kasi iba yung, ano, iba yung chemistry ng team, eh. Iba, kasi hanggang ngayon, nag-uusap-usap kami. Nagkukulitan kami, nagkukukingan pa kami. So, yung friendship na nabuo sa team na yon, ano eh, sobrang i-value mo. Ano, parang kami magkakapatid na eh. Yan, ako, Larry, Machas, Belga, Nyahan, Chito Jaime, yan, Ryan, Paul, Sir T.Y., Jeff Chan, ang dami, lahat kami halos. Sa practice, puro kami kulitan lang. Puro kami tawanan. Pero pagdating sa, ano, pagdating na ni Coach Yeng, seryoso na kami lahat. Matik. Sa ato, kuya, yung group nyo, kuya, halos lahat kayo nanggaling sa mga, that time, hindi pa NC eh. I mean, NC na, pero lahat kayo, si Kuya, si Larry, galing sa MIT, ano yung school yung MIT, di ba? BMI. Si Batchas, UM. Di ba UM siya? UM oh, Adamson siya. Mga ganun, o, oh, di ba? Kumbaga, yung group nyo that time, parang lahat kayo, ano eh, kumbaga, hindi kayo dun sa mga big schools eh, di ba? So, parang yung group nyo talagang all talent, all hard work talaga. Kaya nag-champion din kayo, di ba, kayo, Ronjay? 2012? Tama ba yun? 2012, yes. First championship ng Rain or Shine yun. Sa PBA. Kaya siguro yung masasabi ko na isa sa mga ano, pinakamasarap na team na napuntahan ko. Pinakamasaya. Kasi yeah, dahil dun sa band na nagawa, dahil din sa sistema ni Coach. Tatanong ko dapat sa iyo, Ronjay, yan eh. Ano yung pinaka, ano mo eh, pinaka hindi mo malilimutan na ano, Coach Yeng Yao story? During ano, during rain or shine days nyo? Madami. Yung ano, on top of your head, yung biglang... Madami. Sobrang dami. Kasi yan eh. Ano kasi ako, medyo... Palasagot din ako minsan. Hindi naman, pangangatwiran. Hindi pala palasagot. Pangangatwiran kasi ako. So, one time, in kami against Korea. So, the play, lalabas sa stage si Jerry. Pero nakatail sa kanya yung tao niya. So, ang reads ko, magkukurl siya sa ano, magkukurl siya sa screen kasi nakatail. Nag-pop out siya, hindi ko binigay. Sinigawan ako ni Coach. Ibigay mo! Hindi ko binigay. Tapos, nag-turnover yata, napasa ko sa ala. Parang na-steal. Galit. Namura ako, syempre. For sure. Expected. Oo, oh, namura ako. Timeout si Coach. Sabi niya, bakit hindi mo binigay? So, sinagot ko. Hindi naman, sinabi ko yung side ko. Coach, kasi nakatail yung bantay niya. So, pinapakurl ko si Jairi. Sumasagot ka pa! Adam, yung mga players na Rain or Shine, alam na alam yan. Tapos, hindi pala kontento, sabi yung ako. Atorn niya ata ito eh. Upo ka na. Ano yun? After niya na, de, pagtapos ng timeout, so nasa court na kami, si Ryan Aranya lang nagsabi sa akin. Siya lang nagsabi sa akin. After noon, tumayo na kami, pumasok na kami sa court. Siyempre, nakatayo si Coach.
sumasagot pa, attorney yata ito. Sabi niya sa nung nilabas ako, tawang-tawang si Aranya sa akin. Puta, sabi na, kinukwento niya sa akin eh. Tawa na rin ako ng tao eh. Ay, alam mo. Pero binalik ka pa nung wala, hindi na? Ano, kayo siya kasi, ano eh, basta maganda yung ginagawa. Babalik ka. Basta magtulong ka sa team. Bibigyan ka niya ng chance. So, ikaw na bahala dun sa chance niya kung anong gagawin mo. Yun yung maganda sa kanya. So, lalabas at lalabas yung laro mo kay coach niya. Mamura ka man niya o hindi. Lalabas at lalabas. So, siyempre, kailangan mo yung loob mo. Mm. Ano, may lalabas siya pagka isang mura pa lang. Iyak ka na. Oo. Ang dami ko natanggap na mura eh. Pero ano ko yan? Anong natutunan mo sa kanya, Kuya? Sa kumbaga, hindi sa basketball, sa buhay na na-apply mo? Siguro yung mag-prepare. Kasi isang quote galing sa kanya is ano eh, preparation is a key to success. So kailangan mong paghandaan lahat. In any situation, kailangan handa ka. So, isa yun. Sa dami ng mga sinasabi niya. Isa yun yung tumatatak.